Luto na lahat, guys. Bali, ang nakagawan pala yung mixture natin is 30 pieces. Kasi dalawang salang na tigti 12, diba? 24 yun. Tapos yung pinakahuling salang is 6. So, 30 pieces yung isang mixture natin. Yung ginawang mixture is 30. Hello guys, good evening. Time to check Oman time is 5:45 PM Oman time. So, gusto ko lang i-share or ipakita kung paano gumawa ng puto cheese. So, ito mga sangkap natin. 2 cup flour. Yung first class po ito. Yan. Yung puting-puti. So, 2 cup first class flour and 1 cup sugar and 1 cup milk. Ang gamit ko is breast milk. 1 cup water and 2 egg and 2 teaspoon spreadable butter. Tapos 2 teaspoon baking powder. At syempre yung topping natin is cheddar cheese. Ayan. Ang topping natin, ito ang gamit kong cheese. So ang unang gagawin natin is paghalo-haloin lahat. Gamit ko ang hand mixer. So tara guys, ilagay na natin dito yung mga sangkap sa stainless. So ayan, 2 cup flour first class and 1 cup sugar. Ayan. And 1 cup water. Actually, ito ang gamit kong cup, guys. Ito, sa arena, sa asukal, at saka gatas, at saka tubig, isang cup ang gamit ko. Para mag pare-pareho ang measurement ba. So, ayan. Paghalo-haloin na lang natin, except yung cheese. Ayan yung baking powder, 2 teaspoon and 2 egg large and 2 teaspoon spreadable butter. Ayan, butter. So ayan na guys, naghalo-halo na. So ganito ang gawin natin. Ayan, gamit ko ang hand mixer. So, ayan guys. So, ito ang gamit ko guys na cupcake rubberized siya. Ayan. Rubberized. Mayroon akong 24 pieces. So, ayan. Ang gamit ko. Ituloy na natin siyang i-bake. Ang for the first time guys, ha? This is the first time na gumawa. So habang pinapa hinahalo ko yung mga sangkap is sinalang ko na yung kaserola sa mainit na tubig. Pero ang gamit ko hindi siya steamers guys. Ang gamit ko is kaserola tapos yung trainer na malaki. Wala kaming steamer dito. So, ibit natin siya guys hanggat matunaw yung mga sangkap. Lalo na yung asukal. Kailangan natin siya tunawin mabuti yung asukal. So, kumukulo na yung ano natin guys, yung tubig natin. So, madali lang ito i-prepare. Ihanda. Na pang merienda. Pang merienda, pwedeng pagkakitaan. So, ayan guys, pwede na.
ang bilis. Ayan. Wala na tunaw yan na yung asukal. Wala pang dalawang minuto na ano, mix ko siya. So, ayan guys. Ang mixture natin, hindi siya malapot, hindi naman siya watery. So, ganyan siya, oh. Guys, ang ginawa kong steamer, strainer siya na malaki, tapos kaserola, ayan. Wala kaming steamer dito, so ganyan na lang. Para-paraan lang talaga. Pag gusto mong makatikim ng puto cheese, para-paraan lang. Na natin maglagay, guys, ng ano natin, ayan. Ang gamit ko is yan. Ayan, matagal ko nang gustong gumawa nito, kaso lang walang oras. So ngayon is may time ako dahil wala akong ilutuan dito kasi tagaluto ako, guys, tagaluto ako dito. So ayan, kumukulo yung ano, yung tubig, is maglagay na tayo. So, kailangan hindi natin punuin yung cup natin. Yan. Mukhang madami tayong magawa nito. Subukan ko nga. Kung madami tayong magawa. Kung ilan ang ilang piraso ba itong measurement natin. So, isa-isahin ko na lang maglagay sa steamer, para-paraan lang. Kung walang steamer, pwede ito. Ayan. So 15 minutes, guys, ang ano natin, pag-steam natin. Hinaan ko muna yung apoy. Maglagay muna ako dito para hindi ako madaliin. Hindi pare-pareho, may makapal, meron manipis, no ba to? Ayan. Ayan. This is the first time na gumawa ng puto, guys. Puto cheese. Nakagawa na ako ng loaf bread, muffin, banana muffin. Ano pa yun? Nagawa ko Spanish bread. So, ito ulit. Subukan na natin ulit. Magluto ng puto cheese kung ano ang kalabasan natin. Ayan. Ayusin lang natin para maraming maisalang natin. Tignan natin kung ilang piraso yung maisalang. Maganda sana pag may steamer ka din kasi tuli, pwede tulier eh. Ay, syadong puno na. Fifteen minutes siya i-steam, guys. So, yan. Pwede na natin lakasan yung apoy dahil puno na siya. So, tara guys, ipakita ko yung ano, kung ano ang itsura niya sa steamer. Ayan siya, guys, yung first batch natin, unang salang. Ano siya? 12 pieces, guys. Ayan. Kasi malaki itong ano natin eh, steamer natin, yung strainer. So, ayan guys. So, ito na guys yung unang salang natin. Maaga pala yung after 10 minutes na ilagay yung ano cheese. Dapat before natin tanggalin dun sa steamer. 2 minutes before siya luto is ilagay na natin yung ano, yung
topping na cheese para hindi siya ma-melt. Sobrang melted siya, oh. Ayan. Natunaw yung cheese. Ayan. So, before 2 minutes, kasi 15 minutes siya natin i-steam. So, after 10 minutes na isa lang is remaining 2 minutes na lang. So, ilagay na natin yung cheese. Dapat hindi siya ma-melt. Ayan, na-melt siya. So, ayan guys, tingnan natin. Tikman na natin. Ayan. So, ayan. Kung may talent kang magluto, subukan mo na lang. Kaysa yung mag-order ka. Mahal ang ano. Ayan. Harap po. Ayan. Manamis, namis. So, ito guys. Tikman na natin siya. Sobrang sarap. So, 15 minutes lang natin siya i-steam, guys. Ayan. Ari na ito. Ayan. So, ayan, guys. Kalabasan ng puto natin. So, ito na, guys, yung pangalawang salang natin. Ayan. So, bago natin tanggalin sa steamer, dapat ilagay na natin yung cheddar cheese. So, yung unang salang ko is hindi maganda kasi na maaga ko na ilagay yung cheese is na-melt na siya at nakain ko na din ng tatlo kasi sobrang sarap. So, ayan guys. So, ang nakagawaan yung isang mix natin, isang ano natin, yung minix natin niya na mga ingredients, mga sangkap is 28 mold cupcake. So, ayan ang mold ko. Rubberized siya. Hindi siya plastic. So, ayan, 28 ang nakagawa. Nakain ko na yung tatlo. So, 25 na lang. So, ayan guys, napakadali. Gumawa ng merienda. Ayan, pwedeng pambenta. Ito ang pinakamadaling lutuin kasi i-steam mo lang siya ng 15 minutes at saka yung mga sangkap is madali lang hanapin. So, ito guys. Kain tayo ulit. So, ito na yung last batch natin guys. 6. 24 yung una. So, bali 30 pieces pa lang nakagawaan yung mixture natin. So, tanggalin na natin dito sa steamer. Ayan. 6 ito. So, bali pangatlong beses na ang salang natin. So, ito na ang huli. So, tapos na guys. Ang nakagawa yung isang mixture natin is 30 pieces puto cheese. So, luto na lahat guys. Bali, ang nakagawan pala yung mixture natin is 30 pieces. Kasi dalawang salang na tigti 12, diba 24 yun. Tapos yung pinakahuling salang is 6. So, 30 pieces yung isang mixture natin. Yung ginawang mixture is 30. Pero yung mga may malalaki kasi oh. Pero pag pambenta ito, kung magkano ang isa, hindi ko lang alam. Kasi hindi naman ako bumibili. So, ito na guys. Napakadaling lutuin. Hindi pa inabot ng 1 hours. Yung procedure natin, hindi abot ng 1 hours yung isang mixture. Kasi, depende kasi sa steamer natin eh. Maliit yung steamer ko, 12 lang ang, ano, ang mailuto. Kasi hindi naman sadyang steamer yun eh. Ano yun? Strainer na malaki. So, ito na guys, ang finished product natin. So, kung mapanood mo ito, kung may talent kang, magluto-luto, isubukan mo ito, like and share and subscribe at huwag kalimutan pindutin ang bell button below, iselect ang all para updated kayo lagi sa susunod na vlog ko ulit. So maraming salamat, Inday sa Uman, bye bye. Puto cheese. Ayan guys, ang puto. May buy me ulit. Ayan. Mahilig kasi ako magluto-luto. Kaya ayan, sinubukan ko.
magluto ng ano, ayan. Guys, so, tingnan nyo, sarap.